Mula kay Charles Sky, magkano ba kita mo per 1K views? Charles Sky, hindi tayo kumikita sa views. Welcome or welcome back to my channel. For today's video, nakita nyo naman sa thumbnail, sa title below, sasagutin ko yung mga katanungan nyo kasi nag-post ako sa YouTube and sa FB page ko ng mga katanungan na pwede nyo itanong sa akin, then sasagutin ko dito sa video ko. So, yon. And habang sasagutin ko yung mga katanungan nyo, magre-ready ako kasi aalis kami ng boyfriend ko. Siya nakakaalam kung saan kami pupunta. And sinisipon ako. And yun na nga. So, mag-aayos ako ng mukha habang sasagutin ko yung mga katanungan nyo. Paulit-ulit ako. So, without further ado, let's get started! So, una ako nag-post sa YouTube. Basta, random na to. Kasi pinagsama-sama ko na siya. Okay, so ito muna. Ah! Ay ba? Baka tumulo. Nakakaya naman sa inyo. Tabi-tabi ko. Ayan na. So, ato, tanong ni Alex Alexis Almaez JR Vlogs. Ang haba, boy. Good morning! Ako na po mauuna, haha. About your status on your life po. Married ka na po ba or naghahanap? I'm not married yet. Naghahanap hindi rin. So, meron pa akong boyfriend. And soon, yan, soon. Pangga, oh. Okay, so, hindi na ako nag-aayos na nagbabasa na lang ako. Number 2 question. Mula kay Charles Sky, magkano ba kita mo per 1K views? Hashtag ask baby. Okay. About sa views, gawit lang! Sa leeg ko pala, ito yung ilalagay ko dito. Para maayos yung itsura natin. Pero hindi pa rin maayos. Ayan mo na. Okay. So, tanong niya. Ulit-ulit. Magkano ba kita mo per 1K views? So, yun nga. Charles Sky. Hindi tayo kumikita sa views. Alam mo naman yun, mas marami kang viewers sa akin. Depende sa ads yun. So, ako, yung isa kong video kasi umabot ng 100,000, pero yung revenue ko lang dun is nasa $6 lang. So, depende talaga yun sa views, tapos sa pag-click pa ng viewers mo doon sa ads na lumalabas dun sa videos mo. Kaya, depende pa rin talaga. So, hindi dahil sa views yung kita natin sa YouTube. Okay? Kala mo talaga, expert. Okay, next one is kay Kia Brian Vlog. Okay, kung tama man yung pagka-pronounce ko ng YouTube channel mo. Siguro ate, naloka ako dito. Siguro ate, eyes, shout out, tapos tips kung paano ka nakapag-start sa pag-YouTube. Okay, shout out kay Kia Brian Vlog sa channel niya po. Ayun, shout out. So, about doon sa sinabi mo, tanong ba yun? Pero parang request. Sige, gagawa tayo ng separate na video about dyan. Hindi na ako nakapag-ayos. Kay Clark Arandia, hashtag ask baby. 5 sign na gusto ka ng babae. Shout out kay Clark TV. Ayun, 5 sign na gusto ka ng babae. Siguro unang-una doon yung lagi kang tinitingnan. Ano ba, pag ikaw yung lalaki, lagi kang tinitingnan. Tapos, lagi ka rin nakatingin. Mutual. Pangalawa, kapag friend ka niya sa FB, madalas siyang magre-react sa mga post and sa stories mo. Kahit sa Instagram, ganun. Then, pangatlo siguro, nag-aayos siya kapag nakakasalubong ka niya. Ngumingiti siya. 4, 5, pinagtutulakan siya ng mga kaibigan mo. Kausapin. Ganun kasi usually yung mga nakikita ko. So, yun siguro yun. Hindi ako masyado ano sa ganyan na yan. Okay, so number 4. Kay Jo Marie Hieronimo, nakaranas ng mabaliw. Hi, Jo Marie G! Ayan. Thank you sa pagtanong. Hindi na ako natapos dito sa pagli-lipstick. Ayan na nga. Ano na ba? Asan na ba? Naranasan ko ng mabaliw. Oo, madalas sa mga kaibigan ko. Sa mga kaibigan ako nagiging baliw. So, doon madalas. Minsan, syunga-syunga na din. Umabot na sa point na ganoon. And hindi natin maiiwasan yun, guys.
Pero to the point na babaliw na yung talagang may sira, may sapak na, hindi naman, wala, hindi pa naman, na, hindi pa naman ako naabot sa ganun. Abangan natin yan, sige. Okay, next question. Galing kay Jem, Cagayan. Ano-ano ang nagiging challenges na na-met mo bilang isang YouTuber at paano mo ito nalagpasan? Okay, shout out kay Jem Cagayan. Shout out sa iyo. So ayun daw, ano daw yung mga challenges? Wala pa naman. Ay siguro yung ano, may nag-comment doon na ang lamya ko daw. Ang lamya ako magsalita, ang hinihin, parang ganon. So syempre para sa akin parang nang ano ako, nanlambot ako ng mga timing kasi syempre nga 'di ba, baguhan tayo sa YouTube. So hindi natin alam kung paano nila i-adapt yung mga nangyayari sa buhay-buhay dito sa YouTube. Kung paano nila nakakayanan yung mga pambabash, yung ganyan. Sa akin sa simpleng comment na ganon, nasasaktan na agad ako. Wala tayong magagawa, ganyan talaga. Tapos ayun, nalagpasan ko siya kasi hinayaan ko na lang, 'di ba nga kasi sabi naman ng karamihan, huwag mo na lang patulan, pero syempre kailangan mo din makinig sa mga pambabash nila. Lalo na kung talagang 'yun yung parang mali sa iyo. Yung parang ganoon, hindi ko ma-explain na maayos, pero na, 'yun na 'yon. Okay, so 'yun, hinayaan ko na lang siya, nalagpasan ko naman. Ngayon, tina-try ko nang maging masigla yung boses ko. Pero tinatry ko po talaga. Thank you po. Next question from Gaming Time. Paano ka mapasagot? Ha? Oh. Ask baby. Ano ba to? Ay, nagugulan ako. Nakakaloka naman yung tanong mo. Next tayo. Siguro, kapag tinanong mo ako, sasagutin kita. Diba? Ganun lang naman. Yun na lang pag tinanong mo ako, hindi kita sagutin. Pag tinanong mo ako ng ano, kahit ano, hindi talaga kita sasagutin. Napaka walang iya ko naman. Snubber or ano ko naman ang sa inyo. Kaya naman kitang sagutin sa mga tanong mo. Okay, so next one is kay Vanessa Robelos. Sabi niya, ate, gaano kakasaya ngayon na nabawi mo na ang main channel mo? Sobrang saya, be. Sobrang saya, sobrang saya. Alam mo yung nung time na nakita ko yung channel ko o yung main channel ko doon sa account ko? Talagang, yung puso ko talaga. Ayun, sobrang saya, be. Sobra. Kasi nga, di ba, hindi ko naman inakala na mahahack ako at hindi ko din inakala lalo na mababawi ko pa siya. So, yun. Kaya sa mga mabilis mapaniwala, iwasan po natin kasi nakakasama po talaga. Mapapahamak natin yung sarili natin. So, next, kay Loy Gaviran. How to be you po? Kanina po ako nagaganto. Ano nga ba? Paano nga ba? Ay, basta. Next question, kay Huge Justin. Huge? Hirapan talaga ako magbanggit nito, ma'am. Pangalan mo. Huge, basta, kay Justin Lumibaw. YouTube channel nila is Becky Lovers. And ang tanong niya is, paano daw magmahal ulit? Mag-move on ka lang and buksan mo lang ulit yung puso mo para sa bagong darating. And magmamahal ka ulit. Ganun lang kasimple. Okay, so yun. Hindi ako magaling sa mga love advices na yan. Kaya next question, kay Rafael Abolon. Paano kung naging tayo? Ano gagawin mo kung malayo ako sa'yo? Ano gagawin mo? Hashtag ask baby. Kung halimbawa naging tayo, halimbawa ikaw yung boyfriend ko, tapos LDR tayo, siguro kasi nag-commit ako sa'yo, or may commitment tayo, ano, tayo pa din. Ano, madali talaga ako magaling sa mga love na yan. Magbibehave lang ako kung malayo tayo sa isa't isa. Pero sana ganun ka din. Ganun. Next question kay Aldin Sediasa. Where do you see your YouTube channel 3 years from now? Hindi ako nage-expect eh. Kasi okay lang. Nage-enjoy lang naman ako. So hindi ko pa tinitingnan yung YouTube channel ko ng mga kung ilang taon man yun. Basta andyan lang siya and go with the flow lang yung channel ko. Hindi ko siya minabadali. Stay put lang siya. And kung ano man yung mangyayari, best para sa channel ko, napaka-bless ko nun. Diba? Next question, kay Vanessa ulit. Ano pong gamit niyong camera sa pag-vlog, ate? So, ang gamit ko po ngayon is yung Vivo Y91. And
As you can see, 7K lang yan, guys. 7K, sobrang mura lang. Naganda na. Okay, kay Jana Marie Cordero, paano po kayo nag-start sa YouTube or sino yung naging inspiration nyo sa pag-YouTube? Paano ka nag-start? Siguro nung natambak yung mga videos ko sa aking phone, tapos talagang kinumpile-compile ko siya, then in-upload ko siya sa YouTube. Hindi ko alam na may mga ganto-ganto pala dito. Tapos, ayun, nagsimula na ako. And sino nag-inspire sa akin? Sa mga napapanood ko din naman na mga nag-vlog and sa mga video-video na napapanood ko, doon talaga ako na-inspire na kasi mahilig ako mag-video talaga. Para kasing ang sarap panoorin ng mga video mo na nakuha mo kasi memories siya. Next question is kay Remark Valespin. Hashtag AskBaby. Kailan po kayo nag-start sumahod sa YouTube? So, nag-start ako sumahod sa YouTube noong February 23. Yan. And tapos na! Yan, tapos na, guys. And hindi pa rin ako tapos mag-makeup. Sabi ko, di ba, mag-makeup ako. Mag-aayos ako ng face ko. Pero hanggang dito lang ako. Pero yun nga, okay lang kasi pulbos lang naman yung last step ko sa pag-aayos ko ng face ko. And yan, taposin na lang muna natin. Okay, so I'm done. Tapos na tayo sumagot sa inyong mga katanungan. And tapos na rin tayong mag-ayos. So that's all for today's video, guys. And thank you guys for watching. Bye!